Masayang ipinagdiwang ng Lipa Seventh-day Adventist Church ang kanilang 103 anibersaryo. Ang kanilang selebrasyon ay napuno ng masasayang awitan, mga patutuo at mga mensaheng naglalaman ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya, pangunguna at pagpapala sa mahigit 10 dekada ng pagsamba at paglilingkod. Ang kaganapan nasa balitang may pag-asa ni Theresa May Faina. Sa pagdaraos ng 103 anibersaryo ng Lipa Seventh-day Adventist Church, malugod na tumugon ang mga kapatiran sa pag-aalaala. Sumilyahin ito na may maningas na panawagan sa kanilang temang Radiant at 103. Nag-aalap ang eksaktong deskripsyon ng pag-alaala ng 103 pagkatatag ng bahay-sambahan. Napuno ang buong araw ng makalangit na musika, mga testimonya at auspusong pagsamba sa kabutihan ng Panginoon. Hindi lamang mga miyembro ng lokal na iglesia, maging mga kapatiran mula sa mga karating bayan ay sumama upang magpuri sa Panginoon. Naging pangunahing tagapagsalita si Pastor Gerardo Cajobe, presidente ng North Philippine Union Conference. Ilang dekada ng miyembro ng Lipa City Seventh-day Adventist Church si Brother Rodrigo Esmilio. Sa kabila ng edad, patuloy niyang naranasan ang pagpapala ng naging sapat sa mga lumipas na taon upang ang bahay-sambahan ay lumago. Bakas rin sa kanyang mga alaala ang mga karanasan nito bilang lumalaking iglesia ng Seventh-day Adventist sa lungsod ng Lipa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon hanggang sa edad kong itong 78 ay masigla akong nakikisama sa mga kapatid upang ang gawain ay lumaganap sa lalong madaling panahon. Ang pagkakaroon ng maalab na pananampalataya ang nagmitsa ng paglago na naipakalat sa kalapit na mga lugar sa lungsod. Ilan sa mga teritoryong ito ay ang Antipolo del Sur, Balete, Mataas na Kahoy at San Jose na ngayon ay mayroon ng mga sarili-sariling mga pulungan. Ilang mga lugar din ang nasuportahan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Medical Mission, Vacation Bible School at iba pang paglilingkod sa komunidad. Ang ating pong iglesia sa Lipa ay masigla na ginagawa at nakikisangkot ang ating mga kapatid sapagkat sila po ay kabahagi ng ating care group. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat sa 103, 103 taon ng ating pong iglesyang ito ay naranasan po natin ang kasiglahan, ang biyaya, pagpapala ng Panginoon upang ang mga kapatid natin ay magpatuloy po sa ating gawain. Samantala, bago ang pagdiriwang sa araw ng pagkatatag, nagkaroon naman ng gabi-gabing pulong panalangin sa pangunguna ni Church Pastor Don King Fabella at Metro Lipa South District Pastor Rodel Honorica. Tinalakay ang mga topikong Living on the Judgment Day na nagpaalaala ng pumumuhay sa mga huling panahon at ang saligang doktrina ng Seventh-day Adventist. Bumabati po ako sa mga kapatiran ng Lipa Seventh-day Adventist Church dito sa Mother sa kanilang pag-celebrate sa ating ikaw 103 na anniversary ng pagkatatag ng ating iglesia. Tunay ang Panginoon ay pinagpala tayo at tayo binigyan ng kasigasigan. Hindi lamang lumago kundi umunlad sa kakayahang tayo ay umabot sa ganitong karaming edad ng ating pagiging isang matatag na iglesia. Ang patuloy na pagpapala ng Panginoon ay tanggapin ng iglesyang ito. At sa kala ng tanggapan ng North Philippine Union Conference, kami ay nag-hatid ng pagbati sa Lipa Seventh-day Adventist Church ng 103 Church Anniversary. Ang aming patuloy na dalangin at patuloy naming hiniling sa Panginoon ay magpatuloy pa kayo at naway ang patuloy ding pagsama ng Banal Espiritu ay inyong maranasan sa inyong mga pakikisangkot sa gawain ito. You are really chosen for God's mission. God bless you. Simula 1920, hindi lamang naging kanlungat ang bahay-sambahan ng Lipa Seventh-day Adventist Church para sa mga mananampa. Ito rin ay naging daan upang ipamalas ng Panginoon ang kanyang katapatan sa nag-aalam na pananampalataya ng mga tao na. At ngayon, sa kasalukuyan, matuloy nating idalangin ang gawain ng mga natira at magpatuloy na wang magningas ang bawat isa hanggang sa ang Ebanghelyo ay magpakalat at ang balita ng kaligtasan ay maihatid sa buong mundo. Layunin maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Teresa May Faina, nag-uulap para sa Hope Today and PUC News.